Happy New Year sa ating lahat, mga ka-George Sir Vlogs. Meron naman tayong bagong survey na galing sa SWS. At siyempre, ang manok natin nangunguna palagi. At bago natin panoorin ang video nito ay yung mga po hindi nakasubscribe dyan, paki-subscribe naman yung George Sir Vlogs, para dumami naman ang subscribers natin. At saka siyempre, magbabagong taon na sa Pilipinas. Mag-ingat po tayong lahat, mga kapatid. Iwasan yung mga paputok at nakakasira ng kalusugan yung mga yan. So enjoy enjoy lang ang buhay. Para sa ganun ay salubungin natin ang bagong taon na masaya, malusog. Siyempre, ligtas sa anumang kapahamakan. At mag-enjoy lang tayo, mga kapatid. Pero bago ang lahat, pag hindi pa kayo nakasubscribe sa George Sir Vlogs, paki-subscribe naman po. I-share ang video nito. Mag-comment para malaman natin ang mga nasa loobin natin, mga kapatid. Yan lang muna at panoorin natin itong video nito, mga kapatid. Salamat po at Happy New Year to everyone. Yale po mga kababayan, bigay ko po sa inyo itong latest survey ng Social Weather Station. Ginawa fourth quarter ng taon, 2021. Social Weather Report conducted December 12 to 16, 2021. National Survey, Presidential Survey ito mga kababayan. Sabi rito sa nirelease na voters' preference for president, Marcos Jr., Bongbong Marcos, top 1, 51%. Or kung sa number of votes, mga kababayan, nakakuha siya ng 35,745 votes. Whereas, mga kababayan, as expected and as, based sa mga previous surveys ng iba-ibang mga survey firms, number to si Lomi with 14% votes, voters' preference pala po. Or equivalent sa boto po na 9,000 lang po, 778. I repeat. Distant second. Kung sino, honorable mga kababayan, valedictorian si Bongbong Marcos, si Lomi nasa second honorable mention lang po. Hindi man magsalatotorian kasi yung points niya mababa. Hindi umabot sa salutatorian. ni first honorable mention, hindi pa rin qualify. Second honorable mention. With the distant, stars. Distant star, falling star. 14% mga kababayan or 9,778. Pacquiao. Oh, pangatlo na po si Pacquiao. Nalampasan ni Pacquiao mga kababayan si Yurmi. Paano yan? 12%. 8,251. Yurmi, pang-apat. Ang nakuha niyang ratings, mga kababayan, 6%. Kalati ni Pacman. At makita mo rito, 14% si Lomi. Yung showdown po, hindi na between Yurmi and Lomi. Si Pacman na po yung sumingit. You see? Yurmi, 6%.
or equivalent sa boto po na 4,382 lang po ang nakuha. Ping Lacson, number 5. 5% din po yung nakuha niya. Or 3,178 votes. You see? Bakit kasama pa rito si Bunggo? Kasama pa rito? Ah. Ba't din yung sinama si Bunggo? Ayaw na ito. Number 6, nakakuha pa rin siya ng 4% or 2,766. Norberto Gonzalez, number 7, 0.2% or 115%, 115 votes. Leo Didi Guzman, 0.1% or 71 votes. Si Ernie Abela, 0.1% or 37 votes yung nakuha. Ang undecided mga kababayan, 7% or equivalent sa 5,117 votes. Sabi rito, note, Antonio Parlade was included in the list but was not chosen by any of the respondents. Zero si Parlade sa madaling sabi mga kababayan. You see? Ngayon, kinumpute ko po ito. Alam ninyo po, nang kumputin ko, inad ko yung boto ni Lomi, ni Pacquiao, ni Yurmi, ni Ping, ni Go, ni Gonzales, ni De Guzman, ni Abela. Umabot lang po ng 28,000 plus. 28,000 plus. 28,500 plus. Ganon. So hindi pa po umabot sa boto ni Bongbong Marcos na 35,745 kahit magkaisa sila. Mag one-on-one na lang mga kababayan at isa na lang yung i-field nilang kandidato sa oposisyon, talo pa rin. Yan sinasabi namin. Kahit pa magsama-sama kayo, clean election po, walang magic, tapos. Landslide mga kababayan si Bongbong Marcos. In-inad ko pa yung undecided. Yung undecided po, at dapat nito, siyempre, i-distribute natin ito. And siyempre, possibly yung undecided, mas marami pa rin yung buboto kay Bongbong Marcos dito sa 5,117 na undecided. Pero sabi ko, i-add na natin dito sa kanila. Sa kanila na yon. Alam ninyo kung ilan? 33,000 plus lang po. I-add mo to. Lahat ng boto nila plus the undecided, 33,000 plus. Lamang pa ng 2,000 plus si Bongbong Marcos kasi 35,745 yung nakuhang voter preference ni Bongbong Marcos. Paano kayong mananalo? Sabi ko sa inyo, mag-isip kayong maigi. Tingnan ninyo ang mga survey ni minsan hindi kayo po manalo. Be it street surveys or itong traditional survey, yung latest, almost parehas po yung latest ng Okta Research. Kaya lang mas mataas yata yung ratings doon ni Bongbong Marcos. 54% yata yun kung di ako nagkakamali o 53 yun. Tapos si Lomi 14 ba yun or 16 sa Okta? Parang 14 eh. Hindi ko na ma-recall masyado. Pero ganun ka kalawak yung lamang mga kababayan. Asa pa kayo? Gising na po yung mga mamamayang Filipino. Gaya kung ako sa inyo, gagatungan mo na naman niya, Mr. Maravillas, yung mga funders. Abala kayo. Pag hindi kayo nakinig sa aking mga sinasabi sa inyo,
sayang lang yung million-million yung kwarta. Kung ako sa inyo, yung kwarta ninyong yan, huwag na ninyo, hawakan na lang ninyo po. Huwag na ninyong bitawan yan. Di ba? Walang rason na bibitaw pa kayo. Pupundoan ninyo si, napakalayo. O, hindi ninyo ito nakikita? O di ba itong Pulse Asia, itong Social Weather Station, Ukta, may mga kakaalyado ninyo yan, mga pinklawan yan. Kung ito mismo na mga pinklawan, na mga survey firm, ito yung result ng kanilang survey, ano ang rason na pagdudahan pa ninyo na Bongbong Marcos is unstoppable? Bongbong Marcos will be the next president of the Republic of the Philippines. The 17th president. Hindi ito yung panahon ninyo. Sabi ko nga, mag-hibernate na lang kayo muna ng mga 50 years. After 50 years, baka wala na rin. Siyempre, wala na. Matatanda na. Goodbye na. Goodbye Philippines na. Wala eh. Sayang lang ng inyong mga pagpapagod. Wala man pong ano, walang pupuntang maganda. Talo kayo talaga. Talo. Huwag na kayo din umasa doon sa magic. Mahirapan kayo mag-magic ngayon. No, nakapag-magic kayo kasi yung puno, si Panot. Si Panot yung pangulo eh. Na nakapag-magic-magic kayo. Pero ngayon, mahirapan kayo. Diba? So, sabi ko sa inyo, mga funders nitong mga politiko, all the rest of the candidates other than yung si Bongbong Marcos. Si Bongbong, di man po yan iingi sa inyo eh. Ang iniiling lang po ni Bongbong Marcos, magkaisa na po tayo. Yun lang ang iling niya. Magtulungan tayo na ibangon ang ating bansa. Di ba? Yan man lang. Pero umingi sa inyo ng pondo, ito nga ang relief operations po kay Odet, hindi siya umingi. Yung gustong tumulong siguro, di, welcome. Ipadaan sa kanyang ano, unit team, wala mang problema yon. Pero mag-fundraising, di po nag-fundraising si Bongbong Marcos. Ang ibig sabihin nun, preparado siya. Di ba? Preparado. Napaka-importante yung pondo sa eleksyon pag hindi ka man makagalaw. Kung ngayon, mga kababayan, kandidato siya for president, pero tingnan ninyo, nakapag-release pa ng million-million na ano, na cash assistance and in kind ano, relief doon sa. So, ibig sabihin, hindi siya apektado. Hindi apektado yung budget niya for mobilization ng mga tao niya para sa kampanya. Alam natin na napakalapit na 5 months away na lang po yung election. So, you need funding. Dapat liquid ka. Lagi. You see? The rest, ay... Sayang ng taya ninyo. Tumaya na lang kayo sa manok na pula. Yung ibang manok, wala na po. Tinola. Ang labas ninyo po, tinola. Sigurado yan. Yun man lang po, mga kababayan. Kansaw-kansaw, ganang kansaw.